Para mas maging malinaw sa atin kung ano itong pagpaplano ng pangwika, maganda na balikan yung mga proseso na sinasabi, binabanggit ng mga linguist, no, kung ano yung mga hakbang para magkaroon talaga ng pambansang wika. Una, pinakailangan ng pagpili ng isang wikang pambansa mula sa maraming katutubong wika sa isang bansa tulad ng Pilipinas. Pangalawa ay yung dissemination ng wikang mapipili, yung pagpapalaganap ito. Tapos, pangatlo, yung sinatinatawag na kultibasyon ng wika na ito para maging pambansang wika at wikang pagturo. At pang-apat, yung intelektualisasyon ng wika. So, yung binabanggit ko kanina, meron ang napili na pambansang wika at iba't ibang mga domains ng larangan. Pwede sa media, pwede sa larangan ng edukasyon, o pwedeng sa gobyerno, o pwedeng sa batas, science and technology, at iba pang mahalagang larangan. Tapos pagka lumaganap na ito, o pwede na itong i-describe itong wika na lumaganap. Ito yung tinatawag bahagi ng yung kultibasyon ng lingwahe. Sa ilalim ng kultibasyon, nandito na yung standardization ng language, yung codification ng language. Ibig sabihin, pagka marami na gumagamit ng wika, o pwede nang tignan kung paano nga ito ginamit. So, pwede halimbawa sa mga dokumento, yung mga nakasulat ng mga dokumento. Ano ba yung itsura? Ano ba yung anyo ng wika na ito? Isa pa palang mahalagang parte ng cultivation ay yung pagbuo ng parang corpus ng mga sulatin na nakasulat sa wikang pambansa na ito. So, mahalagang-mahalaga na pinapagamit natin ito sa mga writers, sa mga estudyante, sa mga scholars natin sa iba't ibang larangan para makabuo nga ng corpus ng mga sulatin na nakasulat sa wikang pambansa. Tapos yung pang-apat at mahalagang aspekto ng language plan, yung intellectualization ng language. Dito talagang masusubok kung gaano ka tatag yung wikang pambansa at nakakayanin nito na magamit sa iba't ibang mahahalagang domains. Tingin ko, nandito na tayo sa ganitong punto sa development ng pambansang wika natin, intellectualization nito. Ngayon, naniniwala nga kami na lahat naman ng wika ay may kakayahan na magamit sa iba't ibang larangan. Ang problema na lang dun sa gumagamit. So, kung bukas yung isip ng gumagamit dun sa wikang pambansa na yun, makakaya at makakayang magamit itong katutubong wika. Maraming problema yung paggamit ng wikang pambansa. Unang-una na nga, yung suporta ng pamahalaan. Dapat kasi yung gobyerno, yung kumikilos, nagpupondo, humihikayat sa mga tao na gamitin yung pambansang wika sa iba't ibang larangan ng buhay panlipunan natin. Pero usapin din kasi ito ng class. No? Yung wika na ito ay wikang alam ng sambayanan, may empower naman yung taong bayan. Yung empowerment ng tao through language. Hindi lang yan, naniniwalang kami as educators na mas matututo yung bata sa isang wika na sanay siya, na gagap na gagap na. Hindi na kinakailangan ng mga test. Maraming mga politiko at saka yung mga kontra sa Pilipino lagi naghahanap ng mga patunay na mga pananaliksik o mga eksperimento na magpapatunay na mas mabisa ang Pilipino. Kaya ang katutubong wika kaysa sa Banyagang wika. May mga ebidensya naman, may mga eksperimento, may mga pag-aaral na nagawa simula pa noong 1920s hanggang kasalukuyan. Pero kami, naniniwala kami na hindi na importante itong mga eksperimento na ito. Common sense na lang yung magsasabi sa atin na mas matututo ang isang bata, lalo sa batayang edukasyon, kung yung ginagamit ng wikang pangturo ay yung wikang
gagap ng bata, yung sanay na sanay siyang gamitin. At yung wika na ito ay yung katutubong wika. Ano ang naging papel ng batas at ng tinatawag na civil society sa pag-unlad? Noong 1987, natuwa kami kasi malinaw na malinaw sa Constitution, yung language provision doon na yun nga, una, kinikilala yung Filipino bilang wikang pambansa. Pagkatapos, ipinapaalala nito sa pamahalaan na kinakailangan kumilos ito, gumawa ng mga hakbang para palakasin at paunlarin yung paggamit ng pambansang wika bilang wikang opisyal at wikang pagturo. Kaya lang, nakakalungkot din kasi binabaliwala itong language provision na ito. Laging sinasabi, kinakailangan pa daw ng enabling law para ma-concretize itong language provision na ito. Kahit kinakailangan itong enabling law, umaasa kami na yung mga lawmakers ay sila din yung mangunguna para magkaroon itong enabling law na ito. Pero kabaligtaran nga yung nangyayari. Halimbawa, sa Kongreso, sila Gulyas, Jose Gulyas, at saka si, yung kapatid niya, ay pinupush talaga yung paggamit ng Ingles. Sinabi bang standardization isang paraan lang ng pag-standardize? Hindi siguro. Maraming iba't ibang paraan para makarating tayo sa isang standardized na wika. Yung iba, yun nga, parang umaasa sila, mag-aantay sila na may malaking corpus muna ng wika o ng mga sulatina na nakasulat sa wika na yon. Tapos, magiging descriptive, no? I-describe lang niya ano ba yung wika, ano yun yung wika na yan. Pero kami, yung mga nagsusulong ng Filipino ngayon, sa tingin namin, hindi kinakailangan na mag-antay na sobrang dami na ng, ano, o napakalawak ng corpus na yan. Sa ngayon, sa palagay namin, naniniwala kami na pwede na mag-intervene. May enough resources na tayo para i-describe yung anyon ng wikang Filipino. At kinakailangang planuhin na ano nga ba yung lumilitaw na standard. Pwede na manghimasok, kumbaga. Parang may magamit na tayong mga diksyonaryo, may magamit na tayong balarila, at effectively magamit itong wika na ito sa iba pang mga disiplina, sa iba pang mga larangan. Muli, ang tingin namin ay bitag yung sasabihin na hindi, hayaan mo munang lumaganap ng gusto yung wika na yan. At pag malaganap na malaganap na, saka natin standardize. Muli, bitag yun dahil sa, in effect, parang madedefault tayo eh. Huwag muna natin gamitin yung wika kasi wala kang standard na wika. So, hindi kami niniwala na katulad ng sinabi na isang kilalang linguist na kinakailangan mag-antay ng 100 taon bago natin tuluyang gamitin o magamit ang Filipino bilang wikang pagturo. Yung bang pagsulong ng pambansang wika, ito ay isang gawain na sa pamantasan lang? Sentro o? All sectors nga sana ay makalahok dito sa ganitong kilusan para isulong pambansa natin. Kasi makikinabang naman ang iba-ibang mga sektor ng lipunan. Conscious kami doon sa gano'n, no? Yung mga nag-a-advocate na Filipino na palagan natin yung aming hanay, hindi lamang doon sa mga nagtuturo ng Filipino. Kami kasi kumbensido na. At parang kakatuwa naman kung kami lang yung magsusulong ng wikang pambansa, baka sabihin, ayaw lang namin mawala ng lugar sa mundo na ito. Pero nakakatuwa din naman kasi sa hanay namin, meron na kaming kasamang mga lawyers, mga doktor, meron kaming kasamang mga guro, mga scholars sa iba't ibang disiplina. Mahalaga ito eh, kasi para makakumbinsi siguro, makahikayat na ibang tao, makita nila na hindi, anong susulong nito, hindi yung mga taong may stake, no? O pangunahing stake doon sa paglaganap at pag-develop ng wikang pambansa. So, marami na kaming kasama sa aming hanay na talagang paniwalang paniwala din sa kahalagahan ng
ng wikang pambansa sa kani-kanilang mga disiplina o mga larangan. Yung kasama naming judge, halimbawa, nag-translate na siya ng mahalagang dokumento sa batas sa wikang Filipino dahil talagang naniniwala siya sa practice niya, no? So, ng abugas siya. Nakita niya kung gaano kahalaga na sa wikang naiintindihan ng taong bayan, ginagawa ang mga proceedings sa mga korte, yung batas para maunawaan ng taong bayan na dapat ito ay nakasulat sa wikang naunawaan nila. So, ayun, unti-unti pinaparami namin yung aming hanay na labas dun sa aming disiplina sa Pilipino. Paano niya binabalanse yung pagbuo ng mga bagong salita at yun namang pagkalap ng datos sa mga ibang salita na nasa sa ibang wika na sige, oh, ito, kunin natin dito sa wikang ito, sa halip na o gumawa tayo ng panibagong salita. Conscious din kami dun sa paghahanap ng katumbas na mga konsepto na hinirap natin sa ibang kultura o ibang bansa o ibang diskurso. Yung pagtutumbas nito sa wika natin. So, pagka nagsasalin kami halimbawa, may mga steps kami sinusunod. Una, kinakailangan ay tignan mo muna yung corpus ng wikang pambansa. Kung meron nang nandyan, nag-exist, yan dapat ang gamitin mo. Tapos kung wala, dyan sa existing corpus na yan, tignan mo yung iba't ibang katutubong wika. Baka meron silang pagtumbas. Kung meron, yun ang gamitin mo. Saka ka palang manghihiram. At usually sa panghihiram, inuuna natin yung Espanyol na hiraman. Kadalasan pag nanghiram tayo, nire-respell natin sa pagbabaybay sa Filipino yung hiniram nating salita sa Espanyol. Kuminsan, kung malayo yung spelling, pagka nire-spell natin, hinihiram natin ito sa original form nito sa Spanish. Tapos yung pang-apat na hakbang, panghiram na sa Ingles. So, pang-apat na hakbang. Muli, pwedeng mag-respell ka o po pwedeng hiramin mo ito ng sa original form nito. At may panglima at huling hakbang. Ito yung pag-iimbento ng salita. Yung hindi ka manghihiram, wala ka rin pantumbas, mag-imbento ka na lang ng salita. Pero madalang na madalang gawin. Madalang na madalang gawin. Sa ngayon, ang pinakamadaling gawin sa mga hakbang na ito ay yung manghiram. Lalo sa wikang Ingles. Pero ang tingin namin, isang pansamantalang yugto lang ito sa development ng ating pambansang wika. Kasi ako personally, hindi ako naniniwala na dapat hiram lang tayo ng hiram-hiram. Kasi kung manghihiram din lang tayo, anong pa yung punto na ginagamit natin yung pambansang wika natin? Diba? Parang pinatunog Filipino mo lang siya, pero yung mga konsepto pala ay hiram mo din. Ang pinakahamon sa atin, at kaya nga natin ginigil din yung paggamit ng wikang pambansa, ay yung tayo mismo ay makadevelop na sarili natin mga konsepto. Konsepto sa intellectual na larangan. No? Tayo mismo ay makabuo ng isang tradisyon ng kapantasan sa ating bansa na hindi tayo laging umaasa sa mga kanluraning teorya, kanluraning mga metodolohiya at konsepto. Kasi yun yung nangyayari sa ating sistema ng pa-edukasyon. Yung kolonyal na edukasyon natin, hindi lang ito nagpamana ng isang kolonyal na medium ng medium o kasangkapan ng pagtuturo, yung wikang Ingles nga. Ito rin ay nagpamana sa atin na isang kultura ng pagiging palasa sa mga kanluraning konsepto. Ito ang dapat rin nating hanapan ng bagong direksyon. Porsige tayo, nabubuo tayo ng sarili natin mga teorya, mga konsepto. At tingin ko, napakahalagang resource, no? Napakahalagang instrumento sa ganitong pagbubuo ng sariling tradisyon ng kapantasan, yung wikang, yung mga katutubong wika natin. Kasi pagka binungkal mo ang yaman ng ating mga katutubong wika, doon lilitaw yung ating mga konsepto
kung paano yung mga ninuno natin ay meron pala silang sarili-sariling paraan ng pagdadalumat, no? Paano nila inuunawa ang kanilang daigdig, ang kanilang lipunan, ang kanilang karanasan. Huling tanong, ano ngayon yung parang napapadpad dun sa pananaw na the purist view of Filipino? Anong, bilang mga huling salita siguro, anong masasabi mo tungkol doon? Yung konsepto kasi ng purismo, lumitaw yan noong mga 1960s. Yung mga, kasi nagkaroon talaga ng parang kilusang pangwika na yun nga, ayaw nila yung nangihiram. Kaya bumuo, yun nga, di ba sabi ko kanina, pang limang hakbang lang siya. Pero naging pangunahing hakbang nila yan, yung bumuo sila ng mga salumpuit, yung salipaw-paw, di ba? Naging katawa-tawa ito kasi parang hindi na siya natural, no? Masyado nang himasok yung mga linguists sa pag-develop ng wika. Yung sinasabi ko naman kanina na pagbungkal ng yaman ng mga katutubong wika natin, hindi naman tayo lilikha eh, kundi tinutuklas lang natin kung ano yung nandyan na. At kung ano yung konsepto o yung ideya, yung kaisipan na nakapaloob doon sa mga salita na yun.